Sa kanyang pag-upo bilang bagong presidente at CEO ng PhilHealth, inisa-isa ni Atty. Dante Geran ang mga reforma na kanyang tututukan upang masugpo ang katiwalian sa loob ng ahensya. Ayon kay Geran, uunahin niyang asikasuhin ang balasahan sa hari ng ilang opisyal sa PhilHealth, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan na i-reorganize ang PhilHealth. Kasi pag na-reorganize ito, magagampanan ko ng maigi ang aking trabaho. Dahil pag andyan pa yung mga membro ng sindikato sa loob na nag-occupy ng mataas na katungkulan dyan, mahirapan po ako. Kasama rin sa kanyang prioridad ang pagsasaayos sa interim reimbursement mechanism at iba pang mga sistema sa loob ng ahensya na sinasabing pinagmumulan umano ng korupsyon. Of course, pagandahin, i-upgrade natin ang ating IT. Nakita natin ang IT ngayon na yung IT na pinurpos sa budget na overprice, hindi makakalusot sa atin yan. No? And then, ayusin natin ang legal office natin within PhilHealth. Kasi itong nag-legalize ng illegality. Handa rin ito na sampahan ng kaso sina dating PhilHealth President Ricardo Morales at Health Secretary Francisco Duque sakaling may matibay na ebidensyang magpapatunay na sangkot ang mga ito sa katiwalian. With respect to sabi niyong filing ng kaso, I cannot stop evidence. I don't have enough discretion to stop evidence. You know kami sa NBI, ito ang kultura namin sa NBI. Kaibigan o hindi kaibigan, payo lang ang treatment. Sa kabila ng mga kritisismo, determinado si Geran na pamunuan ng PhilHealth sa abot ng kanyang makakaya at nakiusap sa publiko na suportahan ng kanyang liderato at nangakong sisikapin na ibalik ang tiwala ng mga Pilipino sa PhilHealth. Joannano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.